basketball game. Baka pagbalik natin doon, tapos na yung laro. Eh, baka makita tayo ng guard dito tapos i-report tayo. Ano ba? Huwag kang magulo dyan. Ako rin maghanap na lang tayo ng mga ghost, no? Sheila, huwag ka matakot. Bukang mababait naman yung mga multo dito eh. Mabait daw yung mga multo dito. Naglalaro lang sila ng basketball. Malay nyo, maging kaibigan pa natin yung mga yon, di ba? Oh, ayoko nga. Eh, bakit sumama ka pa? Eh, pinilit mo ko eh. Hello? Kami lang yun, no? Sunda namin kayo kanina. Kainis talaga kayo. Alam niyo kasi, girls, sa susunod na mag-ghost hunting kayo dito, kami na lang ni Jun isama niyo. Huwag to, walang magagawa to eh. Oo nga, dahil kapag dumating yung totoong multo, hindi kayo mapagtatanggol niyan. Pare, sapul sa mukha. Wala to. Alam mo, dapat sumbong mo na lang sila kay Miss Sanchez. Nakakatakot po ako. Hindi. Pinakabahan na ako. Wala yan. Nagbibiroan lang naman eh. Tsaka, tara na. Teka, hatid na kita. Huwag na. Halika na. Tara. Tara. Sige. Uy, sige. Ano, ito sa mundo. Nay! Oh, saan ka ba nang galing? Eh, nanood po ako ng basketball sa school eh. Ako anak ha, baka napapabayaan mo na pag-aaral mo. Mamaya, hindi ka na maging scholar. Hindi ko kayang magbayad ng tuition fee mo. Nay, hindi po mangyayari. Huwag mong sisirain ang pangako mo sa tatay mo. Alam naman po ni tatay na hindi ko bibiguin ang pangako ko sa kanya. Diba, tay? Gawa mo, hindi. Tutulungan ko na po kayo mag, diba? Hindi. Ang pag-aaral mo at tupagin mo. Oh, baka may assignment ka pa. Sige na, sige na. Eh, huh? Tapos na po. Kanina pa po. Tapos ko na po kanina pang hapon. Teka, teka, teka. Bakit po? Ano yan, ha? Anong nangyari sa mukha mo? At, tinamaan po ng bola. Ano? Ng bola. Basketball. Tinamaan sa mukha. Ako, anak. Ito naman eh. Mag-iingat ka, ha? Teka, teka. Baka mamaya nakipag-away ka. Ay, Nay. Naku, hindi po. Hindi ako nakikipag-away. Nako! Umamin ka! Nay, hindi! Mira! Opet! Mira! Kapagluto ka na ba? Gugutom na ako eh. Nako, Obet, hindi ko pa nakakapagluto kasi tapos ko pa itong labada ko eh. Nakong nang... Nagugutom na ako eh. Luto ko na ron! Tatapusin ko na lang ito. Sige na, mauna ka na! Obet! Laba na yan. Sige na! Anak, naman yan, no? Pwede ba ikaw na lang magluto para sa Obet mo? Sige na naman, anak ko. Tatapusin ko pa ito eh. Sige na! Sige. Ako na magdadala niyan. Ako na, kaya ko to. Galit ka ba sa akin? Sinaktan mo si Paul. Eh, ano namang yun sa'yo?
Kaibigan ko siya eh. Eh, hindi ko naman sinasadya yun eh. Pinasa ko sa kanya yung bola, hindi niya nasalo. Pero man siya sa mukha. Kasalanan ko ba yun? Malabo ka kay Sheila. Ah, pakipot lang yun. Pakipot? Eh, 1 year mo na nililigawan yun eh. Pare, mukhang sira ang record mo ah. Record mo sa oba eh. 1 week lang, ayos na eh. Amang maghintay ka na lang kaya? Maghintay, ang tagal naman. Mukhang sira ka na. Hindi mo naunahin na ako nun? Insulto mo ba ako? Hindi, ano ka ba? Isa ka lang. Sipsip! This is correct. Very good, Paul. Class, nakita niyo ba kung paano sinolve ni Paul yung problem? Yes, ma'am. Anyway, kailangan by this time, eh, kaya niyo nang gawin yung ganyan dahil sa Friday, eh, meron tayong exam. Friday? Alam niyo, sa halip na nagre-reklamo kayo, ang suggestion ko, eh, mag-practice kayo, mag-solve ng ganito mga equation dun sa Ed and Chapter 4 sa textbooks niyo, okay? Yes, ma'am. Iwanag yan, ha? Yeah. See you on Friday. Kasi, yun na? Mag-aaral kayong mabuti, please! Uy, alam mo ba, sabi nung janitor natin, talaga daw nagpaparamdam yung mga multo doon sa kabilang building. Bukod daw sa nagdi-dribble ng Bora, kumakanta pa daw. Alam mo, ayan ka na naman, Grace, eh. Ayoko na mag-ghost hunting. Okay, di hindi na. Paul, ikaw, gusto mo si Mama? Gusto nyo mag-review na lang tayo para sa exam sa Friday? Sige! Ano ka ba? Eh, sa Friday pa yun eh. Oo nga naman. Gusto mo mag-merienda lang tayo, Sheila? Mag-re-review kami ni Paul eh. Yeah. Ah, Sheila. Baka nauubos ka na. Ano ka ba? Alam mo, ikaw na nga nagtuturo sa akin. Ikaw pa nanilibre. Dapat nga ako bumili nito eh. Okay lang yan. Sige na, tayo lang. Sige, alam mo, teka na, hindi ko mabuksan eh. Alam mo bumukas. Ayaw mo ba yan? Alam mo, dapat share na lang tayo dito. Ha? Share tayo? Share. Ito. Sige na. Sige, busog ako eh. Ikaw na lang. Sige na. Alam mo, sana tumigkagay tayo. Kasama pa rin tayo, no? Basta kung saan ka nag-enroll, doon ako mag-a-apply ng scholarship ko. Dapat lang, para may tutor ako. Kaya pala, ay... Hindi, no, biro lang. Siyempre, gusto kita makasama. Dahil ano? Dahil friend kita. Diba? Friend. Ano? Yeah, sige. Oh, ano? Bakit, Danny? Tapos kami mag-review ni Sheila. Bakit? Alam mo bang may gusto ko kay Sheila? Oh. Eh, yun naman pala eh. Ba't pinopormahan mo pa? Hindi ko naman sa pinopormahan eh. Ano mo, hindi ko nga maintindihan kung ano nagustuhan mo sa'yo eh. Mukha ka naman janitor. Matalino ka lang eh. Yan lang panlaban mo eh. Eh pero dito, ha? Huh? Akasa ka? Ano? Ano gusto mo? Mag-one-on-one lang tayo sa basketball. Eh, ulul ka pala eh. Nung basketball. Nahamok kita sa suntukan ano? Ha? Huh? Ano? Palaga? Ano? Duduwag ka? Duwag ka naman pala eh. Kaya kung ayaw mong masaktan, layuan mo si Sheila, ha? Okay? Ang tao dito, ha? Kakalaki ka na! Ano? Danny! Ano ginagawa?
ako makipal! Eh, ma'am, yan eh. Binato ako ng bola. Ma'am, hindi po totoo yun. Tama na! Stop it, stop it. Dati kasi mag-suspend kita. Pero ma'am, ito eh. Huwag ka na makatwiran. Ngayon na, umuwi na kayo at ayoko na makikita ang nag-aaway pa kayo ulit, okay? Uwi na! Uwi ka na, Danny! Naniniwala po ba kayo sa mundo? Bakit mo naman naitanong yan? Wala. Gusto ko lang po sana malaman kung naniniwala kayo o hindi. Gusto ko maniwala na kahit wala na ang tatay mo, binabantayan pa rin niya tayo. Nay, iba po to. Nakakita po kasi ako ng multo kanina sa school eh. Anak, wala ka namang lagnat. Alam ko na, gutom lang yan. Kumain ka muna dito. Ito, ito, ito. Teka lang na, teka lang, teka lang po. Nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Noon pa man, naniniwala na po ako sa multo. Eh, mukhang mababait naman yung mga naliligaw na kaluluwa eh. Di ba po, Nay? Ewan ko, siguro. Nay naman! Oy! Ano ba yan? Para kayong walang nakikitang natutulog ka. Ang nag-iingay nyo? Please, mga taong to. Bila, bilo mo naman ako ng beer. Wala nang laman to. Bitin pa ako eh. Wala kang pera. Anong walang pera? Ikadadala lang ang mga labada. Walang nagbayad, wala. Ilabas muna. Chong, Chong! Nay, teka lang, teka lang, teka lang. Chong, ako na lang. May natira pa namang pera dito eh. Galit sa bangko eh. Talaga? Mabuti pa tong anak mo eh. Eh, pakinabang eh. Sige na. Bili mo na ako, bilis ako. Sige na. Sige, Chong. Sigurado ko ba yung exam natin? Oh, naman, no, kala mo sa akin tanga. Eh, ano natin papakinabangin? Ito mo walang alam, walang sagot. Ako bahala. Wise to. Tara. Sige, sige. Oh, ayan na. Oy. Ayos. Ayos. Oy, Paul. Salamat, ha. Okay lang. Actually, madali nga lang yan, eh. Tingnan mo. I-divide mo lang yung square root niyan sa x, makukuha mo kagad yung value ng y. Oo! Uy, pasensya nga pala doon sa nangyari kahapon. Wala yun. Basta sana maniwala kayo sa akin na hindi talaga ako yung nang bato ng bola. Sino ba talaga yun? Yaman na yun. Sige na. Larga na. Salamat ulit, ha. Sige. Hey, Chong. Ayos na. Totoo talaga to. Oo, nakita ko nga silang magkausap kanina eh. Uy, sige, umuuna na ako. Sige. Hi, Paul. Uy, Sheila. Balita ko, okay na daw kayo ni Danny ah. Oo, nagpatulong kasi siya sa akin sa math eh. Sabi ko na nga ba, may kailangan lang yung kaya bumait eh. Hindi, sa tingin ko, tuluyan na maging magkaibigan na kami. Hmm. Ready ka na ba sa exam natin bukas? Ako pa. Ay, yabang mo ah. Hindi ah. Ah, Sheila. May sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Hindi. Huwag na lang. Alam mo, okay lang no. Ano yun? Kasi pag sinabi ko, baka hindi ka din maniwala. Alam mo, matagal na tayo magkaibigan, so
puso, kung ano yung nasa loob mo, ilabas mo, ano yun? Sabihin mo, may mahiya. O, sige. Nakita ko na yung multo dito sa school. Ha? Multo? Umaalog sa akin. Ito yung multo. Sino? Yung multo. Ito, ito. Ayan yung multo. Hindi mo ba nakikita? Parang gumagano'n ng ganyan. Ito nga yung multo. Alam mo, tsaka ba? Ayan. Nakaalis. Nasayang tuloy ang bueno. Ay, nako. Oh, ano problema mo? Grace, best friend kita, diba? Oo naman. So, pwede kitang sabihan ng sikreto. Hindi, may kakalat. Ano sikreto ba? Mag-promise ka muna. Oh, promise. Ano yung sikreto mo? Alam mo, in love na yata ako kay Poli. Sabi ko na nga, be. Alam mo ba, dati ko na napapansin niya, no? Kapag nag-aaya siyang mag-review kayo, join ka agad. Kapag inaaway siya ni Daddy to the rescue ka agad. Pero, tanong ko, bakit? Ano, bakit? Well, mabait naman talaga si Paul, kaya lang parang hindi kayo bagay, as in. As in? As in, sa ganda nating tono, parang hindi siya bagay sa atin. Parang mas bagay sa atin yung Hank. Hindi nga lang nakakainis si Danny, parang yung ganang tipo. Ay nako, alam mo, hindi naman importante sa akin yung itsura, no? True love na nga to! Kaya lang may problema eh. Ang torpe niya, tapos... Lately, ang weird niya. Ewan ko ba? Tulaga! Sino ba kayo? You can call me Sir Mike. Sir Mike? Mm-hmm. Ako nga po pala si Paul. Opo. Bakit? Sa akin lang po kayo nagpapakita. Ah, dalawang bagay. Una, naniniwala ka sa multo. Pangalawa, hindi ka takot sa multo. Duwag ka nga lang sa ibang bagay. Po? Yes. Ito mo, hindi ka makapalag sa mga umaaway sa'yo. At, torpe ka pa. Diba? Kumawang bata. Teka lang po, bakit nga po pala kayong nag-umulto dito sa school namin? Hindi. Solve muna natin ang problema mo. Wala akong problema. Wala akong problema? Meron. Believe me, meron. Kung gusto mo, tuturuan kita ng tip kung paano maligaw kay Sheila. Takalin natin siya. Ayaw mo naman yan. Daanin naman natin siya. Tumaklak. At kung hindi mo naman masabi sa kanya ang salitang I love you, o iti isulat mo na lang siya. Huh? Alam mo, nung nabubuhay ako, meron din akong babae na nililigawan, napupusuan. Yun nga lang, hanggang sa mamatay ako, eh, hindi ako nakapagtapat sa kanya. Kaya nga, pinagsisisihan ko yun. Pero, huwag mo gagayain sa akin yun. Salamat, sir. Pero, hindi ko kailangan ng tulong niyo. Well, kung hindi mo kailangan tulong, kung isa ibang bagay. O kung gusto mo, turuan kita ng technique sa martial arts. Karate, gusto mo? Ayoko po. Ano nga ayaw mo?
ayoko ba makipag-away? Yan! Yeah. Tama yan! Tama yan ginagawa mo. Hindi ka lumalaban sa mga nakikipag-away sa'yo. Tama yan. Pero alam mo, Paul, darating din kasi sa buhay ng isang tao na ang pagkakataon na yun ay dapat mo ipaglaban ang karapatan mo. Yan mo. Hindi ko po kayo maintindihan. Talaga hindi mo ako maintindihan. Tsaka muna ako maintindihan. Ang importante ay maturuan muna kita ng techniques tulad nito. Sir Mike, okay lang po ba kayo? Paul, matalino ka. Scholar ka. Paano ako masasaktan? Eh, multo nga ako eh. Basta ganito na lang. May isa pa akong ipapayo sa'yo. At ang pinaka-importante ay huwag mo na akong ipipilit sa iba. At ikukwento pa. Kasi alam mo naman, magbubuha ka lang baliw. Nasisiraan ang bait. Alam mo naman ang tao, takot sa multo. Pero pag ikinukwento mo na sa kanila tungkol sa multo, hindi na rin naniniwala. Diba? Okay? Ano? Hindi ko kailangan yan. Sa bahay? Sa bahay. Okay naman din po. You know, I must commend you for maintaining excellent grades. Kaya lang may napapansin lang kasi ako sa'yo lately. Minor lang naman yung isa. Gusto lang kitang sabihan na huwag mong pinagpapansin niya si Danny kasi makakasira lang siya sa'yo. Ah, bali ma'am. Nagbati na po kami. Actually, magkaibigan na po kami ngayon. That's good. Yung isa naman, kasi nakita kita noong isang araw, kinakausap mo yung sarili mo. Tapos, tumatawa ka. I don't think it's healthy. Ma'am, bali kasi nagpa-practice up po ako. Kasi nagbabalak po sana ako sumali dun sa drama group. Ah, yun lang ba yun? Yes, ma'am. Naku, Paul. I'm sorry, ha? I hope you understand. Okay lang po yun, ma'am. Concern lang kasi ako sa'yo, eh. Ah, ma'am. Mauna na po ako. Bakit, Paul? Wala lang po. Aalis na po ako. Sinsinsay mo iniibig mo, ano? Alam mo, nagkakakilala lang kami sa, ano eh, sa isang convention ng mga teacher. Kami ni Miss Sanchez. At saka, PE teacher ako noon. You know, kaya madalas kami nagkikita at nagkakasalubong ng landas simula noon. Eh bakit hindi mo siya niligawan? Ilang beses ko rin pinlano. Pero hindi ko nagawa eh kasi wala akong lakas ng loob eh. Hanggang sa na-aksidente ko. Paano nga po pala kayo namatay? Nasa kasangan ako. Hindi na po ba nasubukan na
magparamdam sa kanya? Sinugo ako. Nagsulat pa nga ako ng I love you eh. Parang letter eh. Pero hindi ko na nilagay ang pangalan ko. Kasi alam ko baka matakot pa siya eh. Ano po pwede maitulong ko sa inyo? Para tumahimik na po yung kaluluwa niyo. Para makapunta na kayo sa langit. Pero sigurado po kayo na doon kayo pupunta sa langit. Okay, sana doon nga. Gusto niyo po, sabihin ko po kay Miss Sanchez na nag-uusap tayo. At sabihin sa kanya na mahal na mahal niyo siya. At... Oh, bati ka! Wag! Bakit naman po? Ay, siyempre baka isipin lang nun eh, niloloko mo siya o baka nahihibang ka o nasisiraan ka na ng bait. Diba? Huwag na lang. Bakit po? Hindi po ba kayo nagtatapat sa kanya? Mukhang po na nga eh. Sir! Yung pinagdidiskitahan niya. Hayaan mo na siya. Nasisante kasi sa trabaho niya eh. Nay, hanggang kailan kayo magtitiis dun sa Choobit na yan? Nakain na yung pagkain mo. Halika na. Nay, taga lang. Nay, mahal niyo pa po ba si tatay? Oo naman. Bakit? Bakit niyo po siya pinagpalit? Hindi niyo naman kailangan mag-asawa ulit ah. Anak, kahit nagpakasal ako sa Choobit mo, hindi ibig sabihin nun, nakalimutan ko na ang tatay mo. Hindi ko siya makakalimutan. Habang buhay na siyang nandito sa puso ko. Iba siya. Iba ang Choobit mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pinagpalit ko siya. Iba talaga ang tatay ko. Kasi ang tatay ko, mahal kayo, hindi kayo pinahihirapan. Anak, kahit ganyan ang Choobit mo, mahal ko na rin siya. Kaya nga hindi ako sumusuko eh. Baka sakaling magbago pa siya. Classroom? Hindi, sige. Muna na kayo. May problema ka ba? May problema kasi kami ni nanay. Bakit? Inaaway kasi siya lagi ng asawa niya. Asawa niya? Eh di, tatay mo. Hindi. Pangalawang asawa pala ng nanay ko. Si Tito Obet. Lasenggo kasi yun eh. Sa gulero. Lahat ng deprensa nasa kanya. Eh, bakit hindi niyo siya iwan? Eh, mahal siya ng nanay ko eh. Isa pa, nakikita na lang kami sa kanya. Tsaka kung gustuhin ko naman na ilayo siya sa nanay ko, wala naman kami pambayad uba, tsaka sa kami titira. Alam mo, hindi tama yun, no? Dapat lumaban yung nanay mo. Masasaktan lang siya pag ginawa niya yun. Eh, ikaw, bakit hindi mo siya ipagtanggol sa tiyuhin mo? Hindi ganun kadali yun, Sheila. Ah, halika na. May exam pa tayo eh. Halika na. Halika na.
ka ng maingay. Sino nga to? Bakit mo sinabi na huwag ka ng ingay? Yes, Paul? Masakit ba? Kumikirot na ba? Pero huwag ka mag-alala. Lilipas din yan. Kasi alam ko naman pinanganak ang punching bag eh. Di ba? Sir naman eh. Sir naman. Eh, kailan ka papala? Kailan ka lalaban? Sir, hindi naman ako magkakapasahan ng ganito kung hindi mo yun nakakaulo nila yung mga balde. At kung hindi ka naman lalaban, eh baka matindi pa dyan abutin mo. Sir, hindi nyo man lang ako tinulungan nung nakita nyo yung binubugbog nila ako. Dahil may kanya-kanya tayong laban at iyan ay laban mo. Pero nandito ka naman ako para ipaalala sa'yo na panahon na para ipakita mo na may respeto ka sa sarili mo. May pagpapahalaga ka sa pagkatao mo. At higit sa lahat na kahit anong bait mo, napupuno ka rin. Sir, handa na ako. Yan! Yan ang hinihintay ko! Uksi! Come on! Ito na! Tuturuan kita! Ang style na barete! Sir! Sir! Teka na, sir. Mukhang hindi na yung usong yun eh. Hindi usap? Usong yun yung Pacquiao! Ma'am, nag-exercise na po.
Alam mo kanina pa kita yung naobserbahan eh. Bakit nasasalita ka mag-isa? Kinakausap ko sarili mo. Ah, ma'am. May isa sasabihin sa anak ko sa inyo eh. Ano yun? Ma'am. Anong tingnan mo? Sandali ang call. Ano yung pasa sa mukha mo? Ito po? Oo. Nahulog po ako sa hagdan. Nahulog ka sa hagdan? Ano pala yun? Okay. Sige. Po, ma'am. Pinigilan mo pa ako. Sasabihin ko na dapat kay ma'am na mahal mo siya. Sabi nang wag na eh. Ako na nga eh. Torpe ka naman pala eh. Wala. Alam mo, hindi ako naniniwala na nahulog ka sa hagdan. Baka naman pinubugbog ka rin ng tsuhin mo. Hindi, Sheila. Ang totoo niyan. Hindi. Labang ko to. Ano yun? Ah, sabi ko, huwag mo na akong alalahanin. Alam mo, pwede ba yun? Eh, tignan mo nga, oh, parang magapa yung aray, kasama. Aray, sorry. Sige, Sheila, muna na ako. Alam mo, wrong timing ka talaga. Nay! Napano ka? Nahulog lang po sa hagdan. Huwag mo akong lokohin. Alam ko ang pasa ng bugbog. Bakit, Nay? Nabugbog na po ba kayo ni Chobet? Anong ibig mong sabihin? Hanggang kailan kayo mag-tsatsaga doon sa Chobet na yon? Problema ko na yun. Tay, pag problema nyo, problema ko na din. Pag nasasaktan kayo, nasasaktan din ako. Anak, alam mo namang wala akong kalaban-laban sa kanya eh. Eh, di ako lalaban. Ah, ganun. Nagkakasungay ka na. Okay. Ano sabi mo? Pakiulit? Chong, mahal kayo ng nanay ko. Maawa naman kayo sa kanya. Maawa? Eh, pinapatira ko na nga kayo sa bahay ko eh. Ano pa bang awa gusto mo? Sa akin, kahit wag mo na akong tratuhin bilang tunay mo na anak. Sana tratuhin mo naman na tunay na asawa tong nanay ko. Asawa? Asawa? Obet, ano ba? Obet, ano ba? Nalaman ka na? Alis na tayo. Nay, mag-ipake na tayo. Alis na tayo. Paul! Congratulations! Bakit? Nakita ko yung ginawa mo kagabi. Yan! Ganyan! Natututo kang lumaban. Ayoko sana humantong sa ganun eh. Kaso lang, wala na akong nagawa eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo dati, na dumarating sa pagkakataon ng buhay ng isang tao na kailangan lumabang ka. Nakakagaan pala ng pakiramdam. Kahit may problema kami ni nanay. Kasi hindi namin alam kung saan kami tutuloy ngayon kasi pansamantala lang kami nakatira sa bahay ng amo niya. Ay, hindi problema yon. Pa ang mahalaga, eh, naibalik mo na ang respeto sa inyong mag-ina. Yun. Pinaka-importante. Sige, sir. O nga pala, turuan mo pala ako ng mga... Ganun, marunong ka na eh. Marunong ka na eh. Ewan. Bilis na. Paul? Pwede ba tayo mag-usap? Yes, ma'am. Paliwanag mo nga to.
At di ba handwriting mo yan? Ma'am. Paano mo nakuha ang question sa exam? Ma'am, saan po galing po? May nagpadala niyan sa akin. Pero hindi na importante yun eh. Paul, scholar ka. Alam mo na maaari matanggal ang scholarship mo dahil sa ginawa mo na yan. Nagnakaw ka na ng test paper, tapos ginawa mo pang kodigo. Eh, ma'am, hindi naman po ako may gawa nito eh. Si Danny po. Akala ko ba magkaibigan na kayo? Oh, ma'am. Nung nakipagbati siya sa akin para maging magkaibigan, inabot po niya sa akin to, pinasagutan niya. Kala ko naman po, reviewer niya po para sa exam. Hindi ko naman po alam na ito po yung test eh. Alam mo, si Danny nagbigay niyan sa akin. Pero ang sabi niya, nakita ka ron niya nung exam na hawak mo yung papel na yan. At nung sinita ka niya after ng exam niyo, naghamon ka pa ng away. Ma'am, naniniwala ko pa sa kanya. Paul, hindi pa sakay. Ano gusto mong isipin ko dahil na naman yan sa pagkahulog mo sa hagdanan? Ma'am, si Danny din po yung gawa nito. So, nagsinungaling ka na sa akin? Ma'am, nagsasabi na po ko ng totoo ngayon. Alam mo, Paul, gusto ko sanang maniwala sa'yo eh. Kaya lang lately, nakikita kita, nagsasalita ka mag-isa, kinakausap mo yung sarili mo. Hi, Sheila! Pwede ka bang makausap? Ah, kasi inikahan sana kita makipag-date sa akin. Alam mo, marami nagkaka-crush sa'yo dito eh. Pero iba yung type ko eh. Ano type mo? Puro utak, wala namang buto. Ano? Pagpapalit mo ko kay Paul, mag-isip-isip ka nga. Alam mo, ang yabang mo. For your information, hindi naman lahat ng kuwa sa papugian o palakihan ng katawan. Tsaka wag ka ng OA, hindi naman naniligaw sa akin si Paul eh. At kung manligaw man siya, siya sasagutin ko. Hoy, Danny! Ano yung nagsasabi mo ako nagna ko ng test papers, ha? Eh, ikaw naman talaga! Laban mo ang katotohanan! Paul! Ano ba kayo? Paul, tama na! Dahan-dahan lang. Aray, masakit! Sabi niyang dahan-dahan lang eh. Masakit, Missy. Aray! Nurse, pwede ako na lang. Tawa. Ay, Mahapdi. Ha? Mahapdi. Ano lang, tiisin mo. O yan. Okay na?
pwede ka palang magalit, no? Hindi ko nga din alam na ganun yung mangyayari. Siguro lahat naman ng tao, pag napupuno, sasabog. Ano? Kaya mo naman tumayo? Sige. Oh! Naku, alam mo, alayin na nakita. Ano, Paul? Iyan na yung pinakihintay mong moment. Uy, hindi nga kita binigyan ng training niya, pero siguro naman, alam mo na kung anong gagawin mo. Alam mo, alika na, lumabas na tayo. Paul, sino ba tinitignan mo? Ano ka ba naman? Ganyan-ganyan ang eksena ang nangyari sa amin ni Emily. Nga lang, eh, nautal din ako eh. Pero, eh, walang pake. Okay lang yun. Basta, yan po importante. Eh, gawin mo na yung katap mo gawin. Gawin mo na. Ngayon na. Ngayon na. Sheila, sasabihin sana ako sa'yo eh. Ano yun? Salamat nga pala sa paggamot sa mga sugat ko. Sabihin mo na! Sige na! I love you. Ay, naku, alam mo, salamat kasi sinabi mo na rin yan. Nagatay ko na hinihintay yun, no? I love you too. Bagal mo kasi. Masakit nga. Sorry. Yes! Salamat po sa lahat ng tinulungan mo sa akin. Wala yun. Wala nga naman. Wala nga naman. Sir Mike, siguro kung nabubuhay pa yung tatay ko, siya siguro gumagawa lahat ng ginagawa niyo para sa akin. Aba, siyempre. At hindi lang yan. Siguro kahit wala na siya, eh, malamang tuwan-tuwa siya ngayon at proud na proud siya sa'yo. Di ba? Sir, kayo naman po sana gusto kong tulungan. Alin? Ang kukulitin mo na naman ulit ako kay Miss Sanchez? Kasi naman, sir, di ba, tinuruan niyo ako na lumaban. Ngayon naman gusto ko naman turuan kayo kung paano niyo haharapin yung takot niyo. Ano to? Sabi ko na nga, aboy! Sabi ko na, aboy! Lapletan ito! Akin to! Aray! Sakit! Sorry if I doubted your honesty, ha? Pero ikaw may kasalanan ka pa rin sa akin, nakipagsuntukan ka. Sorry po, ma'am. Well, anyway, di ba, papatawarin na kita doon. Dahil kasi kung hindi nangyari yon, hindi ko rin malalaman yung totoo. Pero sa susunod, ha? Hindi na po mauulit. Ah, ma'am. May bibigay po sana ako sa inyo. Ito po. Ano to? Ah, love letter po. Galing kay Sir. Niloloko mo ba ako? Ma'am, nagsasabi po ako sa inyo ng totoo. Nakikita ko po si Sir Mike. Nag-uusap po kami. Nagpapakita po sa akin si Sir Mike. Pinapasabi po niya na mahal na mahal daw po niya kayo. Pagpasensyahan niyo na daw po siya. Kasi hindi niya daw po nasabi sa inyo nung nabubuhay pa siya. Andito lang po siya. Andiyan po siya sa tabi niyo.
Mike? Narinig ba niya ako? Yes, ma'am. Kaso lang, natutorpe pa din po siya hanggang ngayon eh. Siguro kung ikaw na mismo ang sabi sa kanya. Anong ginagawa mo? Tinutulungan kita. Kasi tinulungan mo ako. Pumasok ka sa katawan ko. Usapin mo siya sa pamamagitan ko. Naisip ko na kung mabubuhay ka pa kung nagkaroon ka rin ng pagtingin sa akin. Emily, ang mahalaga na ipagtapat ko sa'yo kahit huli na ang lahat. Hindi pa huli para sa akin, Mike. At least nalaman ko na kahit papano, may nagmahal pala sa akin. Usap kami. Yung dahil sa'yo. Salamat talaga po, ha? Natutuwa po ako para sa inyo, ma'am. Sige, Bet. Ingat po. Sige, kita tayo mamaya sa bahay. Opo, opo. Paul! Sheila! May taxi na yung chewin mo? Oo. Oh, alagang-alaga niya yan. Buti naman, okay na kayo. Oo. Oh, nagpunta kasi siya doon sa bahay ng amo ng nanay ko eh. Yun, sabi niya, magbabago na daw siya. Pero itong hindi pa nagbabago. Yan? Ball. Hindi oh. Are, oy, pare, musta na? Ha? Basketball tayo mamaya. Sila. Basketball ha? Oo. Oh. Pagkatapos ng klase. Sige, chong. Sige, sige, sige. Oo, oo. Basta na kayo. Kailan pa kayo naging okay ni Danny? Nung lumapit ako sa kanya. Nung nag-sorry ako. Ikaw pang nag-sorry? Oo, oh, kasi kita mo naman yung ginawa ako sa kanya. Halos nagkapasapasaan na siya sa mukha yung ginanong ko. Yabang mo ah! Pero nag-sorry din naman sa akin. Sa tingin ko magiging magkaibigan na talaga kami. May nagbago pang sa akin. Hi, ma'am. Morning.
Dahil ikaw ay nagtataka. Pero sana, sino ba to? Ano yun? Ang gago, nagkandara pa sa paganda. Tayo? At nasisintong na do sa mata. Ay, ang pagdala, mga rosa. Suot naman. Suot naman. Oong nakupas. Nariyan pa. Pagkada, nakapoman na ako. Sa awiting na ikpang minus one at single. Alam mo, tingnan mo na ako. Hindi ka na pumasok na tayo. Puno ang langit ng ring. At kalamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw. Giliw at sa awitin ang mundo. Sana'y maibigan mo. Thank you.